Roland Manzano. Teka, sino po tawagan ko lang? Kiyoto pa lang yun. Halang insulation. Guys, I'm gonna get my new Toyota. Ganda, silver. Pangalan niya Stallone. What's up mga ka-help bees? Welcome back to another vlog episode for today. Nandito tayo ngayon sa Toyota North Edsa, malapit sa SM North. And ilalabas na natin si Stallone. Silver Stallone. So yun na nga, inaantay lang natin yung ahente na si Miss K. Miss K! Excited na kami. Guys, ganda ng silver na. Ito na, okay ito. Yun na nga, so ina-enter na nila dun sa Toyota app yung VIN number ng sasakyan. And maganda yung ano nila rito, showroom nila. Mamaya nag-popcorn pa to si Emboy tsaka si MJ. Kala mo nasa sinihan eh. Only yung popcorn nila, ano, kadalawang ano, balot tsaka iced tea. Siyempre, ano naman yung liit na bagay lang yung para sa mga ganyang business. Dapat lang talaga yun na meron siya ng pachicha snacks. And ang tagal ko nagantay ng maglabas ng Lancer, wala talaga. 2023, sir, yung unit na.
Antayin ko pa sana yung 2024 eh, pero andito na eh. Temporary conduction sticker natin. Sir, nag-forecast siya ng 8, pero medyo mabilis na magpukas. So, yun, medyo mabilis daw ang turnaround time ng labas nun, mga 1 to 3 weeks or 1 month the most. So, mabalik tayo ng usapan, no? Bakit Stallone yung pangalan ng sasakyan? Siyempre, Silver. Silver Stallone. Gago! So, lahat ng mga sasakyan ko na ano is pinangapangalanan ko talaga eh. So, ito yung aking first car, si Azul. Isa yung alamat, si Azul at ano yan na binasag-basag lang sa binasag lang dyan sa kanto kasi nagkasabay-sabay yung buy and sell ko na mga sasakyan. Wala naman akong garay. So, kasalanan ko din, diba? Bibili-bili ka ng buy and sell, wala ka namang garay. Gago! Chicks. Tapos, yan naman yung sumunod. Si Brown. Bakit Brown? Si Montero kasi Chris Brown, syempre. Ito naman, ang pangalan naman nito si Jogatron. Jogatron kasi susunod. Gago! Ang lakas sa gas niya ni Jogatron. Nagmumumog yan ng gas po siya. Kaya, ano eh. Pero mabilis yan tumakbo. Mahusay din manakbo. Reliable din. Ang naging problema ko lang dyan, battery. Palitin na pala. So, tinirik ako sa EDSA. Tapos si Brown naman, si Chris Brown. Ano yung 2012 Montero. Nung nasa pagudbud naman kami, bumigay yung aircon. Dahil 24 oras ako nagdadrive. Yung pala pa rin lang may tagas. Nasa pagudbud pa kami nagpagawa. Pero ito yung pinakamalupit, si Black Mamba. Yes. Ang bilis ko na benta niyan eh. Wala pang 1 month, nasold na kagad. At ito na nga ang exciting part. Magbabayad na tayo, guys. So, para dito sa kay Stallone, nag-down muna ako ng 20K. Tapos nung ilalabas na, bayad ka pa rin ng 119. So, alos 139 lahat inaabot. And may mga inclusions naman siya. So, ang dami mga cheche-boreche. Siyempre, at hulugan mo siya monthly, iraraos mo na lang yan. Yung mga ibang tao sa car club, oh, kung ano mga anak ko kotse, dalawang klase lang yan eh. Meron dyan yung magsasabi, di ba ano ng luma, di naman hulugan. O, oh, di ba? Parang mga tanga lang yung mga nag-aaway na ganyan eh. Ito naman, sasabihin naman pag gano, eh bago nga, hindi naman bulok. Yan, yung mga asaran nila yan eh. Yung pangit na kultura sa ibang car club na walang-wala yan sa naging car club ko na mga kasama ko, mga naging kaibigan ko sa Mitsulancer. Hindi naman yan tinotolerate eh. Pangit kasi yung ganyan kung magka-car club ka na rin lang, payabangan, eh wag ka na lang magpunta sa mga ano, eyeball. Doon lang sa Facebook, gusto mo palang maging palcoops eh. So, ganoon yung mga kalakaran sa ibang car club ngayon, ang baduy. So, hindi kayo magkakaroon ng mga kaibigan dyan. Kasi bukod sa pagka-car club, nagbabranch out din yan sa business o kung ano man, magkakaroon ka ng maraming kakilala. Lalawak kumbaga yung network mo. O, syempre, networking. Sinong gusto mo mag-multi-level marketing? Gago! Ganun lang naman eh. The more na marami ka nakikilala, syempre, magagamit mo yung mga contacts mo sa mga bought transaction na gagawin mo. And advantage yun. Nung malawak yung network mo, may kakilala ka sa gantong industriya, sa showbiz, may kakilala ka sa sales and marketing, may kakilala ka sa events. So, halo-halong tao makikilala mo sa car club. Kaya masasabi ko yung mga bagong car club ngayon,
gamitin nyo in your advantage na lumawak yung network nyo, hindi para makipag-away, makipagpayabangan, ganun. Talagang ako pa nagsabi ng payabangan eh, no? Na may misinterpret ako pag hindi mo kilala, kala mo mayabang ako eh. Ano mo pagyayabang ko, Diyos ko. Isa lang ako, ordinaryong mamamayan. Mahilig lang ako magpatawa, kaya kung hindi mo kakilala, sasabihin mo, yabang naman nito. Ito. Unang-una, ba't ka ba mayayabangan sa tao? Eh, wala naman sa'yong ginagawa. Kung di kayo nutangan, di ka sinaktan, dapat cool ka lang. Kung di ka natawa, di huwag ka tumawa. Kasi pag nainis ka, ibig sabihin nun, baka naiinggit ka. Gago! Ganun yun eh, di ba? So, dapat lawak-lawakan mo yung mga pangunawa mo. Ako, ganun ako eh, sa social media. May makita ako nakakatawa, di tawa. May nakita ako nakakainis, di move forward. Wagi. Minsan nakikipag-ano asaran. Pero, wala yun, hindi yung personal. Gusto ko lang din, syempre, makakilala yung help this bilang mapang-asar na kumidyante. Yun naman yung buhay natin eh, sa pagbablog at may katuturan. So, punta naman tayo dun sa storya ng kung bakit ako nakahiligan ng mga sasakyan. Yung papa ko kasi nung bata pa, si chairman, buy and sell din. So, nakuha ko din yung technique niya dun. Eh, una sasakyan niya, yung Toyo Pit. Lupit yan! So, mga nakakilala sa akin, mga nakasakay dyan. Ikaw dyan. Comment kayo. Dahil nakakilala dyan kay Toyo Pit, nakakatawa yan. Tapos yan, yung Ford Granada, sasakyan din ni chairman. Tapos, wala na eh. Airpod ko, nasa langit na nung nagkaroon ako ng medyo lumuwag-luwag. Nag-succeed yung negosyo sa Moran tayo. So, dinadala ko yung mga sasakyan ko sa kanya doon sa Holy Cross. Kasi na naginip ako nung unang acquire ko yung sasakyan. Sabi ni chairman sa panaginip, okay ba yung sasakyan mo? Gumanon eh. So, simula nung dinadala ko talaga sa kanya. So, ito na nga. Magbabayad na tayo. So, hindi natatapos sa pagbabayad yung ano eh. Yung obligasyon mo sa sasakyan eh. Meron niyang maintenance yan ng madugo dyan. Naku, parang tao din yan. Ito nga si Chris, eto na mo, naka-dextrose. In overall yan sa ano eh, sick performance doon sa Piggy Bara. Mahusay na, ano yun, pang mga specialist na Montero. Pero yan si Chris ang pinakatumagal sa akin kasi tonto ako dyan eh. Mas gusto ko nga yan actually sa ano eh, sa Fortuner. Matagtag kasi yung Fortuner yung ride niya eh. Pero si Chris malupit, mahataw talaga pag ano, although manual yung si Montero, si Chris, si Black Mamba automatic eh, baka kaya hindi ko trip yung palo niya, chumuchubibo. Ang isa pang kagandahan sa mga SUV kagaya ni Montero, ang luwag nung likod niyan, kasi yung 10 platera. Naghakot ako nung nagsara ako sa Lovecraft. 10 TV, LED TV, kasha dyan. Ganon kalaki yung ano yan. Yung Fortuner, pag ano, nakaharang yung silya sa likod eh. Medyo pangit yung orientation pag tinupi eh. Yung Montero, nagiging flatbed talaga, two-seater. Tapos yung buong ano, kala mo pickup truck eh. Yun yung kagandaan nun. So ito na nga, dito na tayo ngayon sa parang pinaka-seminar nila ng mga maintenance. Kumakain na naman yung dalawa ng popcorn, no? Want to sawa, eh. Ngayon, puro request nila ng popcorn. Kala mo, nanood na si Ine. Netflix na lang hinahantay na. Malapit na, i-release na lang yung sasakyan. Si Stallone! Abangan natin si Stallone at magugulat talaga kayo kay Silver Stallone. At tingnan na lang natin ang susunod na kabanata. Ito, 10 minutes din ito inabot. Actually, hindi nga 10 minutes. Parang mahaba eh. So, inaantay namin. Nandun din na yung mga inclusion. No? Ano yung mga binigay? Isang mahabang payong na pula. Isang maikli na medyo malaki din na pulang payong. So, dalawa. Miss Kay, salamat. Tapos, car cover na Toyota. Kulay gray. Tools, meron din. Tsaka jack. At yung malupit dito sa sasakyan, mamaya papakita ko sa inyo para surprise pag nire-release na dun. So, ayan na! Si Sylvester Stallone! Ha!
Ano ba in-expect mo ako eh? Yung mga gago! Nagsasabing ganda. Fortuner, uy, 2.5 yun! Ubus kwarta! Dito lang tayo sa sedan dahil apat lang naman kami sumasakay. Tapos, pag dumating mama ko, di lima. Oh, sakto-sakto lang. Di ba? Kasyang-kasya. Ang ganda. Ang ganda rin naman. Gusto-gusto ko yung bumper nito. Ang pinaka-version nito is Spider eh. 2023 Vios XLE CVT automatic. So gasto unleaded guys. Ang kagandahan dito, push button na rin yung trunk tools no. Hindi mo na siya sinususian. Tapos automatic at yun naka-rims. R15 pati yung spare tire. Usually yung spare tire black lang eh. Parang stock. Pero ngayon, kung ano yung main rims, yun na rin yung spare. Yung black na bagba. Tapos naka, ano na rin siya, super black na tint, visor sa harap. Yari na naman ako sa dilim na ito sa gabi. So yun na, nagtatesting na sila ng radio, guys. Bluetooth, yung dalawa, DJ, yung isa. Si M-Boy DJ, si MJ Navigator, si Michelle ang aming food facilitator. Ganun na mga datingan sa ano eh. Sa sasakyan. Kailangan meron kang mga guide. At nung nagpagudpod nga kami, tinulugan na ito. 24 hours ako nagdadrive eh. Tinulugan ako eh. So ito na, sa bahay na kami. Bigyan natin ng full view. Si Sylvester. Ay, Sylvester. Nabubulol pa eh. Sylvester Stallone. Machong-macho. Siguro after 5 years, papalitan ko yung body kit nito na maging GRS. Kala ko, sasakyan na lang papalit eh. Hindi. Ayun, hindi pa yung nakaka-recover dyan. ayos na ayos to. Ang problema ko pa rin dito, isa lang yung parking doon. So, dalawa lang kasi yung sasakyan. So, bahala na pag naunahan ako nung kapit-bahay namin dito. So, good luck. Pero, okay naman nakakapasok naman kami dalawa. Abala nga lang kasi pag ikaw yung nasa harap, ikaw yung lalabas. Pag lalabas siya, tatawagin ka na tatawagin. So, ganun talaga. Pag nauna ka naman, tas ikaw lalabas, tatawagin mo rin siya. So, ganun talaga yung shared na parking. I mean, garage. Talagang magtsatsaga ka. So, guys, dito natin tatapusin ang ating vlog for today. I hope you enjoy kayo. Good luck sa video. See you next time.